Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa Maksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay January 2, 2019. Ako po si Shari Roman, and habang nasa bakasyon po si Idol Rafi, meron po tayong special guest co-host ngayon. Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development na si ASEC Glenda Relova. Hi ma'am, good afternoon po. Hello, magandang hapon, Shari. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Wanted sa Radyo. At masaganang bagong taon po sa ating lahat. Ayan, si ma'am. Actually ma'am, mga kapatid, marami po tayong i-discuss ngayon. Pero syempre po, meron po tayong sumbong at aksyon. And for the meantime, may mga lilinawin lang tayong, kasi madalas ASEC na ilalapit po sa aming programa ni Mr. Tulfo, ito pong pag-rescue po, kumbaga yung pagkuha po sa mga bata, yung mga ayaw ibigay po ng live-in partner, child custody, child support. Mm-hmm. So ma'am, when it comes to child custody ma'am, yung 7 years old pababa, kasi madaming... nanay po na nakikinig ngayon, ma'am. Oo. Sa batas po natin, ang custody po ng bata o ang custodia po for 7 years old and below, it will still be with the mother. Mm-hmm. So, at whatever cost po, kung ano man, kung halimbawa, ano man yung kanyang trabaho, ano man yung kanyang disposition sa buhay, ano man yung kanyang reputasyon, ito po ay sa nanay pa rin talaga. For as long as hindi po ito detrimental or ibig sabihin nakakasama sa paglago at paglaki ng isang bata, talagang ang kustodiya ay sa mga nanay. Kinakailangan talagang beyond reasonable doubt, hindi siya kayang alagaan ng nanay or talagang hindi niya mapapalaki itong batang ito ng naayon, yung kanyang kalusugan. Mm-hmm. So, yun lang yung instances na hindi siya po pwedeng mapunta sa nanay. Oo. Actually, ma'am, kasi marami na rin po ako, sinabi yung mga sablay na kaso. Meron kasi ako, ma'am, na ako po kasi as field reporter po ni Mr. Tulfo, ma'am. Meron po akong dalawang beses na hindi ko po nakuha ang bata. Mm-hmm. So, isang beses po dyan sa maya San Luis, Pampanga, ma'am. Idulog ko lang, ma'am, kasi nakausap na po namin yung MSWD ng San Luis, Pampanga. Ngayon, ma'am, yung nanay po nasa ibang bansa, nasa Jordan. Mm-mm. And yung tatay po, yun po yung complainant namin. Mm-mm. So, finone-patch din po namin yung, hindi po sila kasalma, ma'am. Magkausap po si Mr. Tulfo, yung lalaki and yung mother. Pagdating po namin doon, ayaw pong ibigay ng DSWD, ma'am, yung bata. Sa kustodiya po ng tatay yung bata. Ang nag-aalaga lang po is yung tiyahin po nung babae. Ayaw po ibigay kasi kailangan daw po ng authorization letter sa nanay, sa Jordan. Kailangan pa daw po yun, ma'am. Para lang daw po i-release yung bata. Tama po yun kasi kinakailangan po mapatunayan ng tatay. Since hindi, sabi nyo nga po, hindi naman siya kasal. Yes, so ang atin pong municipal social welfare officers, saan mang panig ng Pilipinas, ay alam po talaga nila yung batas na kung hindi mapapatunayan na siya po yung biological father, hindi po talaga maibibigay. Pero ma'am, nakapirma siya sa birth certificate, yung tatay po. In that case naman po, kung talagang nakapirma sa ano at may proof na talaga siya yung biological dad, yun po dapat po ibinibigay. Pero for those cases nga po na talagang questionable ang paternity nung tatay, talagang magkakandak po ang ating mga social welfare officers ng mga collateral interviews para po makasigurado po talaga sila na hindi po nila nalalabag ang batas pagdating po sa kustodiya ng mga bata. Maaaring ito po ay ang nag-occur hindi naman po talagang hindi niya ibibigay kung hindi nag-aantay po siya ng tamang panahon kung saan ma-validate niya lahat ng information. Mm-hmm. Talagang ganyan po talaga yung trabaho na yung mga social pero workers. Malinaw ko lang, ma'am. Next in mother, kung hindi po kasal, sino kanina po mapupunta yung bata? Doon pag hindi po kasal, ma'am, live-in lang po. Sa ano po? Sa nanay po nung ating nung mother. So, okay. Lola po sa mother lola, side. Sa lola po, opo. Sa mother side. Okay. Lola and lolo.
Opo. Mm. And then sa mga tiya, so syempre ang uunahin po natin yung mga kamag-anak po ng mother. Ayan, sana malinaw 'yun kasi grabe ma'am, sa araw-araw po na pagbukas po ng wanted sa radyo, marami po kaming complainants dito, lalo na po yung mga nanay na hindi po makuha ang kanilang anak sa biyanan, sa live-in partner. And kapag kasal, ma'am, paano yun, ma'am? Pero ang bata po ay nasa 3 years old po. Pagkasal sila, ma'am, ayaw po bigay ng kanyang asawa, paano po yun, ma'am? Katulad pa rin po nung sinabi ko kanina, so below 7 years old, it would still be with the mother. Pero syempre, kasal sila, meron din karapatan yung tatay for the visitation rights, meron din po yan. So lahat po ng yan, napapag-usapan pagdating po sa korte. Mm. Pero yung talagang main custody of the child will still be with the mother. Ayan. Marami kasi pong nagmamatigas dito na kapag ayaw pong ibigay talaga yung bata. So, ang ginagawa po namin, kada sasamahan po namin yung mga complainants po namin sa field, hindi po pwedeng mawala ang SWD and ng police, ma'am. Mm-mm. Ng women's desk po. Women's desk. Women and children's desk. Po. Yes po. Ma'am, dun sa mga, marami po tayong viewers ngayon, yung mga seniors po, meron po ba tayong mga programa po, yung mga activities po para po sa mga senior, ma'am? Ang atin po mga senior citizens, currently po ang DSWD po ay nagbibigay ng social pensions. Ito po ay para sa ating mga senior citizens. Bagaman, meron po kasing some misconception pagdating po dito. So, tatanungin, bakit hindi lahat nakakasama? Senior citizen din ako. So, kinakailangan po magfo-fall sila within the category po. Meron po mga requirements dito. Katulad ng wala pong pension na tinatanggap sa kahit ano man like GSIS or SSS. Okay po. Wala pong relative na nagsusuporta sa kanya. Siya po ay sick and frail at yun po, indigent. Talagang nakabilong siya sa mga vulnerable sector of the society. May certificate of indigency po talaga. So paano makaka-ano yun? Yung mga, para po sa mga ano natin, ma'am? Paano po makakabili? Ito po ay sila po ay nagpaparehistro sa ating mga Office of the Senior Citizens Affairs, which can be located at the local government unit. Makikipag-coordinate pa rin sa mga municipal social welfare officer who has the direct supervision dun po sa OSCA na tinatawag natin. Magpapalista po sila doon. So, for the past years, ang DSWD po ay merong limitasyon sa number lamang ng senior citizens na aming mabibigay. So, ang sabi po nila, currently meron daw pong 3.4 million senior citizens. Okay. Pero sa amin po kasing budget nung mga nakaraang panahon, ang kaya lang pong ibigay ay hanggang sa 3 million senior citizens. Pero kung mamarapatin at papalari na ma-approve po yung ating 2019 budget, okay, baka po sakaling ma-accommodate natin yung mga ibang senior citizens na hindi nakasali doon po sa mga nakaraang taon. Ayun. So, kaya madami pong nasa waiting list. Actually, ma'am, marami kami ditong complainant, ma'am, na humihingi din po ng tulong sa DSWD, lalo na po ang mga senior citizens, ma'am. Sobrang dami, ma'am. And maisingit ko na, ma'am, meron din kaming mga complainants dito, ma'am, yung sa 4-piece. Ah. Yes, oo. Para lang maano sila, ma'am. Ano po ba yung 4-piece, ma'am? And baka pwede sila maka-avail. Ang 4-piece po ay isang programa ng DSWD na nandun po siya sa cluster ng tinatawag naming promotive clusters. So, dito po sa promotive cluster, ito po ay naglalayo na ma-empower po natin ang ating mga kababayan. Subalit, dito po sa 4-piece, meron din po kaming target number of beneficiaries, which is only 4.4 million at given point in time. At kinakailangan po, bago po sila mapasali sa 4-piece, sila po ay nakasali doon sa listahanan. So, listahanan po. Ang listahanan po, ito po yung ating database ng poorest of the poor. Kung natatandaan po natin, nung 2012 at 2011 and 2015 po, nagkaroon po ng ng survey. Bumaba po ang ating mga enumerator para po matanong ang mga bahay-bahay. At yun po, yung pong resulta po noon, sila po yung tinatawag nating listahanan. Para mapasali ka sa 4-piece, kinakailangan
nandun ka sa listahanan, pag meron kang anak, below 18 years old, okay, sila ay nag-aaral, okay, at or ikaw ay buntis, or kapapanganak lamang, at kinakailangan mong magpa-deworm, magpa-check up, kinakailangan mo ding umattend ng family development sessions. Okay. Oo, once at a least month. Malinaw. So, may condition siya. Hindi siya yung basta ka lang mapapasali dyan. Mm-hmm. At hanggat hindi rin na may gumagraduate na pamilya from the 4Ps, hindi rin kami makakapag-replace. So, kinakailangan may gumraduate muna or makaangat ang kabuhayan bago namin makapag-replace. Sabi ko nga, at a given point in time, hanggang 4.4 lang din yung po pwede namin i-cater sa 4Ps. Okay. Ma'am, actually, ma'am, maswerte po ang nanay ko dahil meron po siyang solo parent ID. Yes. O, para kasi sa kaalaman lang po ng mga listeners and viewers po natin, ma'am, paano po ba maka-avail po ng mga solo parent? Lalo na po marami po tayong mga listeners and viewers po na mag-isa lang po na tinataguyod po yung kanilang mga anak. Katulad din po ng pagkuha ng ating senior citizens ID, makukuha din po natin ito sa ating mga municipal social welfare offices po, sa ating mga munisipyo, at dadalhin lang po natin yung ating patunay na tayo po ay nag-iisang nagtataguyod ng ating pamilya, at ibibigay na po sa atin ng ating senior citizens solo parent ID. Kasi ma'am, marami siyang inclusive, ma'am, eh. Oo. Yung nanay ko po is pwede siyang mag-leave. Mag-leave. Sa work niya. Oo, kasi mag-isa lang din po si mami na tinataguyod kami nga apat. So, awa ng Diyos, nakapag-avail po yung nanay ko. Meron pa, ma'am, eh. Ano pa yun, ma'am? May mga iba't ibang ano pa po ang solo parent. Meron pa rin din po silang parang referral to housing units. Okay. O po, pwede pong i-refer din kayo ng ano, ng DSWD sa NHA for possible housing services. Opo, kaya pala. Meron din po mga ganun. Ma'am, i-continue natin yung ating pag-uusap. For the meantime, pwede po kayong tumawag. Kung meron po kayong katanungan kaya Asek Glenda Relova ng DSWD, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. And makakausap niyo po si Asek Glenda Relova, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Okay? Ma'am, dako na tayo sa ating sumbong ataksyon kasi maraming nakamiss niya. Sa ating sumbong ataksyon, andito po si Christina Ernesto. Nais niyang makuha, ayan ma'am, ang kanyang anak na 5 taong gulang mula sa kanyang dating kinakasama na ayaw na daw ibalik sa kanya. Sige ma'am, upo po tayo. Ma'am, good afternoon and happy new year po. Good afternoon po. Gusto ko po sanang makuha yung anak ko sa tatay niya. Ilang taon na kayo, ma'am? 24 po. 24? Opo. Gaano na po kayo katagal nito ni Jordan? Magpipitong taon na po kami. 7 taon? Opo. Hindi po kayo kinasal nitong si... nung kinakasama niyo? Hindi po kami kasal. Opo. Doon po ba sa birth certificate nung anak niyo, nakapirma po ba siya? Opo. Opo. Pero si Jordan ay 5 years old. So, yung ano ma'am, yung kinakasama po niya yung 5 years old. Okay, opo, si Jordan yung kinakasama yes, mo. Opo. So, kung yung anak mo ay 5 years old, marapat lamang na nasa iyo yung kustodiya niya. I advise you to go to the municipal social welfare officer. Doon sa munisipyo nyo, meron dong social worker. Opo. And then magpatulong ka sa kanya para magawan ka ng case study. And then, ma-i-refer ka din doon sa children's and women's desk. And then masamahan ka para Opo. Makuha mo yung anak mo. Okay. Asek, ma-interrupt lang kita kasi nasa linya na po si Jordan Reliores. Ito yung kinakasama, Asek. Hello Opo. Po, Mr. Jordan. Good afternoon. Hey. Oo, Kuya Jordan. Magandang hapon sa'yo. Opo. Oo. Jordan, nandito ngayon si Asek Glenda Relova ng DSWD. Naka-live tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Nandito ngayon si Christina. Ano bang status niya ni Christina ngayon? Hiwalay na po ka. Ma'am, ginawa ko naman po yung lahat, ma'am eh. Lahat po nang pakiusap, alas umuwi po ako sa kanila. Para bigyan po ako ng karapatan sa bata, hindi man lang po ako binibigyan. Ano naman po, maintindihan niyo naman po ako kasi
Tatay din po ako eh. Yes, oo, oo, oo. Naiintindihan ka naman namin. Magulang din po ako ng mga bata. Ayun lang po yung inihiling ko sa kanila. Karapatan. Wala yes. Po ibinibigay sa akin. Oo. Jordan, wag ka mag-alala kasi tutulungan ka rin naman namin. Since nandito naman natin siya, Sekrelova. Pinausap ko na po sila. Sabi ko, baka pwede mag-usap tayo sa barangay or destabag. Hindi pag-usapan natin yung bata. Mm-hmm. Ang binubungad nila sa akin, hindi, wala na pwede pag-usapan dahil itatakas mo yung bata. Sabi ko, ba't ko itatakas? Destabal yun ang kausap natin. Oo. Jordan, wag ka mag-alala ha. Tutulungan ka namin. Pero ang bata, dapat talaga muna kay Christina kasi 5 taong gulang ito. Yung sa child visitation mo, pwede ka naming tulungan para libre kang makabisita dun sa bata. Ayun na nga po. Ayun nga lang po yung gusto ko po. Ayun. Yan. Pwede ko pong mahawakan yung bata, maigala yes, ako yes. Man lang. Oo, karapatan mo naman yung tatay. Nabalik ko naman po sa kanila eh. Mm-mm. Jordan, gusto mo kausapin si Christina? Opo. Ah, sige, kausapin mo. Sige. Ibalik mo na sa akin yung anak ko kasi hindi mo naman kinuha yan eh. Kinuha mo, hindi ka nagpaalam ng kinuha mo yan. Sinabi mo pa na nasa labas ang bata, nagugutom, eh nasa loob yan. Sabi mo, hindi mo na uulitin. Paano kami babalik kung ganyan ka? Wala naman problema kung hindi ka na bumalik sa akin. Ang akin na naman. Kaya nga, ibalik mo sa akin ng bata. Tapos tinakas mo pa. Kaya Jordan? Opo. O, sige, kausapin mo si Christina. O nga po, matagal ko na po siyang kinakausap tungkol dyan eh. Binabaliwala lang po nila. Okay. Jordan, pakinggan natin yung side niya, Sekrelova ha, regarding sa child visitation. Pero, kailangan mong ibigay yung bata kay Christina ha. Okay ba yon? Paano naman po ako? Kaya nga, kuya, tutulungan ka nga namin sa child visitation. Pero ang bata, dapat talaga mapupunta yan kay Christina. Ma'am? Kaya nga po, sabi ko, ibabalik ko lang po yung bata. Ibabalik mo. Magkaroon po ako ng pangawa kang papel. Okay. Magkaroon po ako sa kanya ng karapan kahit 2 days lang, ganun lang po. Okay. Sige, makinig ka ha, papayuhan ka ni Sekrelova. Oo, Jordan, naiintindihan ko na yung desire mo or yung kagustuhan mo na makasama ang iyong mga anak. Pero sa ating batas, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang kustodiya ng mga bata, kung sila ay mababa pa sa 7 taong gulang, ito ay dapat nandoon sa kanilang mga nanay. So kung ano man yung nagiging problema nyo, pwedeng pag-usapan nyo ito ni Christina sa Municipal Social Welfare's Office. And magkaroon kayo ng kasunduan, Christina. So, nararamdaman ko din naman bilang tatay si Jordan na kinakailangan din na pagbigyan din natin siya. Karapatan din niya bilang ama ng mga anak mo na makasama paminsan-minsan. So, parehas naman kayo na may desire na gusto niyo mapabuti ang bata. Sa ating pagkilos, sa batas din natin dito sa Pilipinas, lagi ang punto de vista dapat ng pagkilos natin ay sa the best interest of the child. Kinakailangan yung paggalaw natin, ang lagi nating iniisip, makakabuti ba to sa anak ko? So, siguro kung ano man yung nararanasan, yung dalawa ngayon ni Jordan, pag-usapan nyo yan, huwag nating idamay yung bata. Nasa sayo siya most of the time kasi yun yung sinasabi ng batas. Pero wag din nating iwala yung karapatan ni Jordan na mahalin, makasama, makasalamuha yung mga bata. Sa akin naman po, hindi naman po siya pinagbabawalan na lalawin yung anak niya. Kaso po, pagka pinagbigyan po siya, tinatakas niya po. Bali po, pang 5 beses niya na po tinakas yung bata. O Jordan, narinig mo yung sinasabi sa'yo ni Christina. So, binibigyan ka naman daw pala ng karapatan. Kasi halimbawa, lalo na kung yung bata ay nagda-daycare, pumapasok sa eskwela, tapos tatanggalin mo siya, napuputol or nadidisrupt yung paglago ng bata in terms ng pag-aaral niya. So, yun kaya natin inilalagay yung structure ba na nasa nanay siya para yung normal growth and development ng bata nagpapatuloy. So, kung meron man na dispute or sigalot ang mag-asawa, hindi naaapektuhan ang paglaki ng bata. Sa totoo lang po, yung panganay ko po, na-trauma na po nung ninakaw niya po din yung bunso naming anak. Ilan na ba ang anak niya? 2 po. Kasi nasaan una, yung anak mong panganay? Nasa kanya po, yung panganay. Yung bunso ko po nasa akin po. Nandun po sa mama ko ngayon. Itong 5 years old panganay mo? Opo. Ito yung panganay. Opo. Ilan taon na yung bunso mo? Isa't kalahating taon isa't po. Isa't kalahati.
yun po. Ayaw mo na bang makipagbalikan kay Jordan? Ayaw ko na, kasi po nananakit nga po siya. Jordan! Tapos nagugutom po kami sa kanya. Lahat po ng binibigay niya sa amin, sinusumbat niya. Jordan! Jordan! Apa? Oo, nananakit ka ba? Hindi naman po eh. Ha? Hindi ka nananakit? Hindi po, ma'am, nalakit po, ma'am. Ano siya nga po nalakit niya? Wala po. May video po yan, ma'am, sa kaibigan ko. Napumunta pa po sa amin yan na siya po yung nananakit. May video po ako yan, ma'am. Ganito, wala. Pinabalikan niya po yung sitwasyun eh. Hindi, ganito na lang may po. May video po ako, ma'am, na nag-away po kami na hindi ko po siya sinaktan. Siya Kuya po yung nananakit sa akin. Kuya Jordan, asan ka ba ngayon? Andito nga po ako sa Cavite. San sa Cavite? Sa may garahe ko po. Saan yan? Sa Dasmariñas? Opo. Dasmariñas? Abacoor. Alam mo yung bahay nila doon? Opo. Wala daw po siya doon. Tinext ko na oh, po asan yung... asan ka ba talaga ngayon? Ganyan na po ginawa dadala, niya. Wala dati. Po. Paano na po? Palakad-lakad na lang po kami ng anak ko. Gana po ng ano. Uwi nga po sana kami ng probinsya. Nangutang lang po ng pera. Ako, Jordan. Ano, parang delikado yung ginagawa mo, nakasama mo yung bata na walang permanenteng tuluyan, yung risk sa kalusugan niya. So, baka po pwede na maibalik mo na siya kay Christina and then pag-usapan nyo kung ano ang panahon kung kailan mo siya po pwedeng dalawin, ilang araw siya sa'yo. Ma'am, ayun na nga po, ma'am. Ayun na nga po yung iniling ko. Hindi Kuya, niya po magbibigay, ma'am. Pumapabor na nga si Christina. Kaya gusto ko po, ang gusto ko lang po, bago ko pumbigay sa kanya yung bata, mayroon na po pinanghawakan papel para po, kasi magulang niya po, ma'am, umi-extra po sa amin. Hindi, ganito, Hingga, ganito. Tumututol po lagi pag nandun ako sa bahay nila. Jordan, ganito na lang, ha? Kasi sinasabi mo, palaboy-laboy kayo ngayon ng anak mo. Hindi po, ma'am, hindi po. So, kasama ko po yung anak ko, nag-alakad. Di po, punta po kami, galing po kasi ako ng garahe ko sa kasi sabi mo, hindi, ganito na lang, kuya, ha? Mamaya, papupuntahin ko si Christina sa barangay. Ano bang barangay yan? Sa kanila po? Hindi, sa inyo. Sa inyo. Diyan sa Cavite. Sa Bacoor. Saan nga? Ano nga barangay yan? Sa Bacoor na ano, bayanan po. Bayanan. Papupuntahin ko si Miss Christina sa barangay, dyan sa barangay Bayanan, sa Dasma. Ngayon, doon kayo magkakaroon ng agreement. Kasulatan. Okay? Pag hindi sumunod si Christina doon sa kasunduan nyo, pwede mo naman siyang balikan. Okay? Pero ano po mangyayari po nun? Gaya ng sabi ko, pupunta ka ng barangay hall. Pumunta muna kayo doon ng anak mo, mapupuntahin na namin dyan si Miss Christina ngayon. Tatawagan namin yung barangay hall ng bayanan para kayo ay ma-assist magkaroon kayo ng kasunduan regarding sa child custody and child visitation. Naiintindihan mo ba, Jordan? Apo. Malinaw ba na ano na lahat naman ng bagay napapag-usapan ng maayos. Willing naman si Christina na magbigay sa'yo ng visitation rights. Oo. So, para na rin yan, kung talagang mahal mo ang anak mo, dapat nare-realize mo kung ano yung mas makakabuti sa kanya. Na kinakailangan may structure yung buhay niya, pumapasok sa school, naaalagaan ng mabuti. So, katulad nga ng sinabi ni Michery kanina, magkita kayo sa barangay hall ng bayan. Pwede ma'am kung i-diretso niyo na ng Baku RDSWD ma'am. Tomorrow kasi walang pasok ngayon ang okay. Government ano eh. Oo, so sige, mas mainam nga sana kung nandoon sana yung social welfare officer. Yes, kasi oo. Pagka halimbawa tinakas na naman syempre meron kasi na tayong po, ma'am, legal ano, relief doon. Nakapag okay. Ano na po kami ng pulis tsaka ng barangay. Hindi, siya ma'am. Po may ayaw kasi po. Wag, hindi na daw po kailangan kasi hindi na daw po siya uulit. Hindi, i-coordinate na lang natin yan. Jordan, pumunta ka na ngayon sa barangay hall, ha? Aantayin ka na doon ni Christina. Idalin mo yung bata. Kung gusto mo ng child visitation, ilagay nyo doon sa kasunduan. Si Christina, ang ilalagay niya doon yung sa child custody, okay? Nakikinig ka ba, Jordan? Apo. O, sige. Magkakaroon po ba kami ng ano kasulatan doon? Oo, magkakaroon kayo ng kasulatan sa barangay. Eh, paano kung di po siya pumayag, ma'am, na
bigla na lang po na ano, na umalis, ganun. Kanina nga ang bahala. Okay. Tsaka ano, tsaka Jordan, yung sa the mere fact na pupunta dyan si Christina na napakalayo, Cavite, ibig sabihin pumapayag siya at nakikipagkasundo siya sa kung ano man yung napag-usapan natin dito sa programa. Basta oo. Kuya, bigay mo yung bata, okay? Kung hindi mo ibibigay yung bata, magpapadala kami ng police tsaka DSWD dyan sa bahay ninyo. Bibigay mo? Kuya? E paano po yung kasunduan namin, ma'am? Kuya, alam mo, kanina pa ako nag-e-explain, wala kang naiintindihan. E mayroon po kasi kausap yan, ma'am. Kuya, yung... ako yung kausap mo. Iko-coordinate nga natin yan sa barangay. Apo, apo. Okay? Naiintindihan mo na ako? Okay, sige. Dalhin mo na yung bata ngayon sa barangay, ha? Sige, salamat, Jordan. Salamat, salamat. Maraming salamat, Jordan. Oo. Miss Christina, ganito, ha? Apo. Pumunta ka na ngayon sa barangay, makukuha mo yung bata. Ha, hindi lang niya ako maintindihan, hindi ko alam kung nag ano siya o ganun talaga siya. Ganun po talaga siya. Oo, huwag ka mag-alala kasi kung hindi niya i-turn over yan sa barangay, ipapa-assist ka namin sa DSWD tsaka sa police para makuha mo yung bata. Pero for sure ball naman yan, makukuha mo ngayon yung bata. Pero sana mamaya magkaayos na rin kayo, so ibigay mo lang yung visitation sa rights akin naman niya. Po, binibigay ko naman po sa kanya kasi po, winawala niya po yung tiwala namin. Ba't so, ganang totrauma din po kasi ilagay, yung bata? Pwede niyo naman ilagay din sa kasulatan na the moment na hindi niya tuparin yung kasunduan niyo, hindi mo na ibibigay sa kanya, di ba? Okay. So kasi nga, kaya nga, yun nga yung esensya ng kasunduan para merong ano, merong kayong sinusunod na mga ano, na mga parameters. So, yes. Ayun. So, good luck, Christina, ha? Punta ka na ng Bacoor. Thank you po. Oo. So, tawag ka na lang kung ano man yung nangyayari doon. Okay, maraming salamat, Christina. Thank you po. Kukuha mo yan. Huwag ka mag-alala, ha? Happy New Year. Happy New Year. Sasako ko yan si Jordan pag di mo nakuha. Salamat po. Napainit yung ulo ko, eh. Oo, okay. Kanina. Kulang tayo. Ayaw kong simulan yung taon ko ng mainit ang ulo ko. Isa ba lang yan? Ma'am, news break muna tayo, ma'am. Ha, tapos okay, tayo. Sige, okay. Sige. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Silimahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide.
Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Silimaan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis na ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Okay, we're back sa Wanted sa Rajong Kakampi ng mga inaapi. Kasama pa rin po natin si Asa Glenda Relova, ang spokesperson po ng DSWD. Kung kayo po ay may katanungan sa DSWD, pwede po kayong tumawag ngayon sa 633-0072. And speaking of caller, ma'am, nasa linya na natin si Glenn Soriano ng Las Piñas. Hi, Sir Glenn. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, sir. Apa. Happy New Year po. Happy New Year, ma'am. Apa. Ma'am, actually, nagpunta na po ako dyan twice sa TV station. Yes, po. Unfortunately, hindi ako na-screen properly. Kaya siguro, it's about time to call now. Yes po. So, ganito po, ma'am, may case po kasi ako. May kinakasama po ako ng more than 4 years at tumira sa akin. May dalawa po siyang anak sa una niyang boyfriend. And nag-anak po kami ng August 31, 2015. 3 years old po siya ngayon, nung August 31st. And during that time, nung malaman ng delayed or buntis siya, ilang beses siyang nag-isip na ipalaglag yung bata. Mm-hmm. So, lagi po siyang pinapamonitor sa aming kasambahay kung siya ay umaalis nung nasa akin ho, ngunit hindi naman daw. At sa loob ng mahabang panahon, hindi ko napansin na binibisita man lang niya ang kanyang mga anak dahil hindi siya umalis man lang ng bahay o bihira umalis ng bahay. Mm-hmm. So, ilang beses din po ako inutos sa bumili ng gamot para mawala ho yung anak ko. And pati sa kapatid ko, nagbilin po siya na ipapalaglag daw ko yung anak ko. So in short, sir, ano po nga naging problema, sir? Opo. So sa last September 8, ma'am, pinagpaalam po niya sa yaya ng anak ko na magbabakasyon lang daw po sila sa isang kamag-anak. So nandito naman po ako sa bahay kung bakit hindi po niya ako nasabihan. And
September 12, may tao po ako matagal nang hindi ko na-contact ng almost a year. So, na-contact ko po siya. And then, ang sabi po niya sa akin na iniwan po niya yung anak ko sa isang kamag-anak niya. And then, siya naman po ay umalis papuntang Qatar. So, ginawa ko, nagpa-assist po ako sa DSWD and sa PNP na papasiwal na pinuntahan sa Quezon and Marikina. Unfortunately, wala po doon. Tapos, so nakipag-coordinate po ako sa POA and din sa Embassy ng Jordan. September 10, ma'am. Direct to the point na tayo. Yes. Ano pong problema, sir? So, December 5, kinontak po ako ng kapatid ng kinakasama ko at binigay po niya yung address niya sa Legazpi. So, December 10, lumuwas po ako doon and nakipag-coordinate ako sa DSWD para makausap po yung nag-aalaga. Sige, sir. Eh, opo, po opo. Ko. So, that time, ma'am, yung anak ko raw po is wala doon sa address na binigay at nasa kabilang isla daw po, outside the Legazpi, sa na kailangan pa po magbangka ng 2 hours. And then? Opo. Tapos, so the following day, nakipag-set na po yung DSWD ng ano namin, time. So nagpunta po ako doon, nakita ko po yung anak ko na medyo namayat po. Tapos may mga galis-galis po sa paa. So anong pinaka-problema, sir? Opo. Kasi ma'am, yun nga po, dapat ipapasama na po sa akin ng DSWD yung anak ko. And then? And then, nagtataka lang po ako kasi parang may pumipigil po sa kanila na... Kasi hinanapan po yung kapatid ng... So, ibig sabihin, sir, hindi niyo po makuha yung bata? Yes, opo. So, okay, ilang taon na po yung bata, sir? 3 years old, ma'am, na babae. 3? Opo. Ma'am, ganito po kasi, nung that time na pinapaano po, ang ginawa po nung kapatid ng kinakasama ko is iniwan niya yung anak ko sa biyanan niya. And then yung biyanan niya, binigay niya sa kapatid niya na para magpunta doon sa kabilang isla. Okay, ganito kuya ha. Nagigets na namin. So, ang ibig mo sabihin, yung anak mo ay nandoon sa biyanan mo dahil yung asawa mo, wala. Nasa biyanan po na hindi nila kaano-ano. And then ma'am, first time po lumuwas nung kinakasama. Asan yung nanay? Nagpunta po ng Jordan, ma'am. Hindi okay. Po sa Qatar. Okay. Opo. Hindi kayo kasal. Hindi po kasal, ma'am. Nakapirma ka sa birth certificate ng yes, bata. Yes, ma'am. May acknowledgement po. Tapos sa akin po lumaki yung okay, anak. Okay, kuya, makinig ka muna kay Hasek, ha? Okay, Glenn. Since nakapirma ka na ikaw yung talagang biological father, kinakailangan na maggawa ang DSWD ng report na yung tinitirha ng bata ngayon ay hindi niya kaano-ano at hindi rin yung biological mother. And then that's the only time na po pwede mong kuhain yung bata. Kasi in the absence of the biological mother, it is the biological father who should have the custody of the child. Mm. So, kung dala mo naman lahat ng mga dokumento na ma-prove mo na ikaw talaga yung tatay niya, so gagawan niya ng DSWD ng case study report para ma-release sa'yo yung bata. Magpapatulungan po ako kasi nakipag-coordinate po ako sa supervisor mismo doon sa Legazpi, sa Bagong Bayan Central School. Mm-hmm. Every time na mag-update po ako sana, through text, wala naman pong response lagi. Kaya medyo disappointed po ako sa case ko kung ano pong nangyayari. Kasi according to the PNP doon po sa Legazpi, yung place na kung saan address nakatira yung anak ko is mga drugs daw po, ma'am, na hindi basta-basta nila napapasok. Mm-mm. And this quarters area. Siguro ibigay mo na lang sa amin yung exact location ng lugar na yan. And then on our end bilang sa DSWD, ipa-follow up ko kung ano yung actions taken ng ating municipal social welfare officer. And then for the at least man lang kuhain muna nila yung bata. Kasi kung hindi nga naman sila kaano-ano nung bata, it should be the DSWD who should have the custody of the child. Yeah, yun nga po sabi ko. So ang mapapayo ko lang, ibigay mo sa amin, i-text mo sa amin yung exact address at kung sino yung social worker na nakausap mo nung nagpunta ka doon. And then we will follow it up on our end. Okay, ha? Thank you so much, ma'am. Okay. Question lang din po, no? Teka lang po. Kasi po, nabanggit ko po yan sa supervisor doon na baka pwedeng sa kanila na muna po yung anak ko. Kasi ma'am, sa lolo po iniiwan during my work yung sister ng kinakasama ko eh. And then yung lolo naman,
iniiwanan naman doon sa kapatid niya nasa kabilang isla, which is hindi raw ganun ka-civilized yung mga tao doon, according to the DSWD mismo. So how come na hindi ko pa rin... Glenn, lahat ng mga bagay na yan ay lumalabas sa assessment report ng ating mga social worker. So titingnan kung talagang ang bata ay nandun sa talagang isang lugar na risky for her development. Babae ba to, Glenn? Babae yung anak mo? Gusto ko din po siyang mapa-check up, ma'am, kasi medyo hindi magandang nakita ko sa bata. Pag na-determine ng DSWD yung risk na involved dito sa bata, temporarily kukunin yun bago talaga ibigay sa'yo. Oo. So, for as long as ma-prove talaga nila na ikaw talaga yung biological father. Kasi katulad din ng isang case kanina, sabi ko nga, ang medyo hindi mabagal magtrabaho ang ating mga social worker. Sila ay maingat. Kasi inaalam talaga nila na ang kanilang kinikilusan ay nasa tamang parameters ng ating batas. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ibigay mo sa amin ang exact address ng lugar na ito. And then, ang DSWD Central Office na yung mag-follow up dito sa ano na ito for the actions taken and then kung ano pa yung susunod na gagawin ng ating mga DSWD officers doon. Sir Glenn? Ma'am, i-follow up ko Sir lang Glenn, din lang. Sir Glenn, ganito ha. Bigay mo sa amin yung mga details mamaya. Kukunin namin yung mga detalye sa iyo tapos ipapalakad ni Miss ni ASEC Glenda lahat ng mga pang-assessment po para maumusad na, okay? Ibigay mo sa amin mamaya, tatawag kami ulit sa iyo. Lahat ng detalye kukunin namin, fa-follow up yan ni ASEC Glenda sa kanyang opisina, okay? Worried din po ako kasi nung tinanong ko po yung bata pati simple ABC 1 2 3 animals nakalimutan na po niya pati pre. Gaganon talaga yun, ma'am. Dadaan talaga sa assessment. Oo, dadaan yun sa assessment, Glenn. Sabi ko nga, syempre, hindi din naman basa-basa i-release kasi ng DSWD yan sa'yo. Kasi anybody can claim that I am the biological dad, diba? Ako yung tatay, pero syempre, may mga collateral interviews din na gagawin ng ating mga ano. Dahil in the event na ma-release nila ang bata sa isang hindi talaga tatay, may pananagutan ang mga DSWD officers natin, ano. So, yun lang, ibigay mo sa amin yung detalye and then makikipag-coordinate kami sa'yo kung ano man yung progress ng kaso doon sa lugar na yon at para makuha mo na yung anak mo. Ano? Okay. 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 Sir Glenn? Nangyari pong hindi maganda sa anak ko, pwede po ba akong sa complaint? Sir Glenn, ganito ha, bibigay namin yung contact ni ASEC Glenn, yung contact mo, bibigay namin kay ASEC Glenn. Para personal mo makausap si ASEC Glenn, ibibigay natin lahat ng detalye, ipapatakbo natin sa DSWD ng Legazpi yung kaso mo, i-check natin yung status para umusad, makuha natin kung ano yung mga gusto mong kasagutan, okay? Sir Glenn? Andyan ka pa ba, Glenn? Okay. Mamaya balikan natin si Sir Glenn. Ma'am, dako na tayo sa ating next sumbong ataksyon. Si Maisan Pintor. Nais niyang maireklamo ang kanyang kinakasama at nais niyang makuha ang mga gamit na kanyang naipundar habang sila ay nagsasama pa. Okay. Ma'am, good afternoon po. Sige po, tuloy po tayo. Nasa Harolete po ba itong si ano? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, kayo po ay nagsama ng ilang taon, ma'am? Almost 2 years po. Almost 2 years? Opo. Okay, kayo po ba ay may anak, madam? Wala po. Wala. Okay. So ano po ba ito? So ang gusto mo pong mabawi dito kaya Sandro Susayo. Susaya po. Susaya. 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 Susaya po. Isang inahing baboy. Opo. Na may walong anak biik. Po. Walo po yung anak. Kasi tinawagan ko po yung ate ko. Walo po yung anak ng baboy. Okay. Tapos may isa pa pong pinaalagaan ko po doon sa kamag-anak namin sa Barangay Batog, Harolete po. Malaki na, medyo malaki na po yun. Yung parang iinahin din po. Inahin. Pero wala pang anak. Okay. Hindi pa ng, ano. Tatlong kambing. Tatlong kambing po. Okay. Tatlong kambing. Tsaka dalawang malita ko po. Dalawang sakubag na parehas yung kulay. Tsaka isang malaki. Tapos may iba-iba pa po yung mga ano ko. Mga anong laman ng maleta, ma'am? Mga damit ko po. Mga yung bilyaran, ma'am? May bilyaran po tsaka iPhone 5S po. Yung bigay po ni Tita Nelly po. Yung galing po sa
Japan po yung so, iPhone. So, bakit mo gustong pa ibawiin yung gamit mo? Ayoko na po sa kanya kasi hindi po siya nagtatrabaho eh. Umaasa lang sa akin pa na utang po. Ano po bang trabaho niyo, ma'am? Yung dati po, nasa ano po ako, Vicky's Eatery po sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City po. Kayo po, po ay waitress? Opo. Okay, at si Sandro, ano yung dati niyang trabaho? Nakulong po yan eh, dati. Sa kasong? Ano, illegal possession of firearms. Ah, okay. Tapos nung makalaya po siya, hinanap niya po ako. Tapos naging kami na. Tapos yun. Matagal mo na siyang kakilala? Kasi pinakilala lang po yan sa akin ng pinsan ko po eh. Okay. Sige. Mama, tawagin na natin si Sandro Susaya. Nasa linya na natin. Hi, Sir Susaya. Sir, magandang hapon. Hello po, Mr. Sandro. Hello, Sandro. Hello po, ma'am. Hi, Sir. Good afternoon, Sir. Si Shari po sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Kasama po natin si Asek Relova ng DSWD. Sir, nandito ngayon si Maisan. Ano bang status niya na to? Ni Maisan. Hello, Kuya Sandro. Hello, Sandro. Kasi, ano? Hello po, ma'am. Oo. Narinig mo ako. Ano bang status niya nito ni ano? Ni Maisan? Kumusta na ang relasyon niyong dalawa ni Maisan? Ma'am, para sa akin, okay naman ako. Pero siya ang nagunang nagloko sa akin. Oh, bakit? Pinayagan ko siyang mapunta dyan sa Manila nung nandun ako sa Ipugaw. Nagtrabaho ako dun. Okay. Tapos nung mapunta na siya dyan, nagkaroon pala siya ng lalaki dyan. Kasama nga niya ngayon siguro yan. Totoo ba, ma'am? Meron ka lalaki? Ano po? Bali po, yung pumunta po siyang Ipugaw, ano, wala pa po yun. Yung bag bay. Mayroon na yan, ma'am. Hindi po, nagpo-post hindi po. Kasi yan, ma'am, sa sige, po. Gusto mo kausapin mo siya, Sandro? Hindi. Oh, sige, kausapin mo, ma'am, si Sandro. Hello. Oy, Sandro. Anong nagsugat ka akong? Ano, sabi mo sa akin, hindi ko kayang lumapit kay Sir Apitol po. Dito na ako ngayon. Ano? Pinadaako mo ano right na pala? Oh, kaya lagi. Nagsugat ka akong. Tapos binabantaan mo ako, sabi mo, kahit tatlong Apitol po pa ang dalhin ko, kahit tatlong tulpo pa ang dalhin ko, tapos si Presidente Duterte dalhin ko. O ngayon, anong mapapala mo? Tapos sabi mo pa sa akin na magdala ako ayaw na pag ginaka na ni Meroy. Kaya ikaw sa kuna ha. Ikaw bastos. Bastos ka. Yung sa akin lang. Kukunin ko yung sa akin. Binigyan ako ni Tita Lina ng 15 mil. Anong na pala mo? Oh, di ba bastos ka? Yung sa akin lang. Gusto kukunin yung sa akin. Ano bastos. Ma'am, bastos. Tawagan ulit natin. Ha? Bastos yan eh. Oo. Pero kanina, nakausap naman na natin. Willing siyang ibigay lahat ng gamit. Opo. Oo. Abali, isang inahing baboy, walong biik, tatlong kambing, bilyaran. Kahit hindi ko na po masingil po yung ano, yung kasi may mga pinadala pa po ako noon na tig 4545 tas pinakamaliit po 1,000. Anong sinasabi niya pag humihingi siya sa'yo? Na utang po, hindi po hingi, utang. Tas yung tatay niya umutang sa akin 500, tas yung kapatid niya nasa Bulacan umutang na 1,000. Dapat sisingilin ko yung kasi pinaghirapan ko yun. Hello, Sandro. Sandro, andyan ka na ba ulit? Sandro. Ma'am. Oo. Sir, ganito. Bakit ba ganyan yung mga tao? Ano? Eh, pag yung lalaki yung hindi nagluloko, yung babae naman yung nagluloko. Oo. Oh. Kasi, kaya ginawa ko yun, matagal ko ma'am, na... Kuya. Naghirap din ako, ma'am, nagtrabaho din ako ng mahirap. Hindi ako ng babae dun. Oh. Ate, baka nga naman tama si Kuya Sandro. Hindi eh, po, nagluko ma'am. Kasi, nagluko ka daw kasi. Ma'am. Kung pwede lang, ma'am, pakitingnan nyo yung Facebook niyan. Hmm. Ipa-search nyo para malaman nyo ay, talaga, ma'am, kung anong ginagawa niya. Ayaw mo na bang makipagbalikan kay Sandro? Ayaw ko na po sa kanya po kasi, ano, di ba binigyan bakit ako ni... Bakit na kayo naghiwalay? Tamad po siya. Ayaw ko na hindi po. Hindi po ako tamad, ma'am. Tamad yan. Kahit magtanong po kayo sa mga kapit-kapit-bahay namin, ma'am, tamad dito. Po yan. Tamad, sobrang tamad. Kaisang buwang ka lang nagtrabaho. Yun yung rason mo. Yung po ang dahilan ko po. Yung po ang dahilan ko kaya naghanap po tamad ako ng kapalit siya. Mo. Kasi tamad ka, umaasa ka lagi. Utang ka ng utang ma'am. Sa akin. Utang ng utang. Ma'am, huwag niyong anuhin yan, ma'am. Wala nga. Marami nang linuho ko yan dito. Huwag kang mag-ano. Yun lang ang gusto ko. Balikan natin yung problema nyo, no? So, sa puntong ito ba, Maisan, wala na talagang pag-asa na magkabalikan kayo ni Pia. Ayoko na po sa kanya kasi nagbanta pa po siya sa ayaw akin. Ayoko na rin dyan. Sabi niya, pag kinuha ko po yung mga gamit ko, ano, ay bali, basta may gagawin siya sa akin, maghanda na ma'am. Po ako ng pampagamot. Di ko alam kung anong ibig sabihin niya. Ganto na lang, kung wala na talagang ayoko parang na po paraan sa kanya, para magkabalikan pa kayo at sinabi din naman niya ayoko na, ayaw na rin niya din. Makipagbalikan sa'yo. So, tamad po siya. Isang buwan lang po siya nagtrabaho sa Ipugaw. Balikan natin yung hinihingi mo na gusto mong kuhain itong mga bagay na ito na
kanina naman pumayag siya. Tama ba? Sir Sandro? Ma'am? Oo, kuya, ganito. I-turn over mo na lang yung mga gamit. Pa-assist namin siya si my son sa may Harolete sa barangay. Oo, sa barangay. Para makuha niya yung mga... Ano ba to? Yung mga baboy, biik, kambing, bilyaran, ma'am? iPhone, maleta. Ma'am? Oo. Ma'am? O, sige, may, Sandro. May sasabihin nga pala ako, ma'am, ano, sa inyo. Ano yun? Yung biik at saka yung kambing, bininta ko, pero pinadala ko sa kanya yung pera. Oy. May resibo ka? Wala, hindi yan nagpadala sa... Ma'am, sandali lang ha, masandali lang. May resibo ka? Yung walang ano, resibo, yung... ma'am, kasi oh. Ano lang yun, sa tao lang binibinta hindi, yun. Hindi, kapo, kung pinadala mo, dapat may resibo yan. So, dapat, kung sinasabi mong may ibinenta mo, dapat meron kang resibo na maipapakita kay Maisan. Yari ka ka. Wala na po, wala po, ma'am, kasi ano lang yun. Oh. Anong patunay natin na binenta mo yung biik? At saka, ma'am, yung mga, yung hayop ko na baboy, akin yun. Pinundar ko yun, nandun ako sa ipugaw, nagtrabaho ko ng construction. Puro mali po yung sinasabi niyan. Kasi siya na nga nang nanloko sa akin. Ako pa nireklamo niya dyan. Okay, ganito na lang, kuya. Yung baboy, ano, ma'am, paano magiging kasunduan nyo? Kasi yung mga bilyaran, tsaka yung iPhone, tsaka itong yung maleta. Itong bilyaran, ma'am, nandito yan. Bibigay ko yan sa kanya. Okay, ano pang okay, ano pang sige. Ibibigay mo? May gamit pa siya dito. Nandun na sa kanila yung mga gamit nila. Yeah. Na kanino? Doon sa tatay niya. Sa tatay niya? Ano yung mga gamit na nandun? iPhone, tsaka maleta. Yung iPhone niya, nandito, ma'am, sira. Bakit nasira? Ibigay ko rin ito sa kanya. Sira din ang, sira yung iPhone po. Hindi okay. Ko nagagamit yan. Kuya Sandro, ganito na lang ha, makiusap kami. Papuntahin ko dyan si Maisan, gawa kayo ng kasunduan dun sa pagbabayad. Yun ang tamang proseso. Meron kayong kasunduan dapat na sundin regarding sa pagbabayad. Lalo na't sinasabi mo na... Ma'am, nangyari lang yun kasi nalaman ko kasi na ganun. Yung ginawa niya sa akin, nag-focus pa siya sa Facebook. Silang gano'n ba katotoo yun, ate? Bago lang po masama yung... Masama ano? Kayo ang maging... Kuya Sandro, ako, Kuya ma'am. Sandro. Ginawa ko muna yun. Yun po, ma'am. Oo. Ginawa ko po yun. Sino ba tong lalaking to? Si ano po? Si L po. Sino si L? Si L Martina po. Ano, yan po, ma'am. Saan mo siya nakilala? Akin, sa ano po? Yan, ma'am. Sa Facebook po. Sa Facebook po. Nagtrabaho po siya sa ano. So, habang kayo ni Sandro... Hindi po, nag-away na po kami noon. Bago lang kami yan, November 12 po. Ngayon po. So, magwa one month pa lang. One month pa lang kayo. Bago lang kami niyan. One month, ma'am. 2 years na po yan, ma'am. 2 years? Hindi pa nga ako nag-2 years dito sa Maynila eh. 2 years na po ngayan, ma'am. 2 years nungaling ka. Ma'am, okay, sige. Balikan natin yung problema nyo, Sandro, Maisan, ha? So, mukhang hindi na talaga kayo magkakabalikan. So, katulad ng sabi ni Sherry, papapuntahin namin dyan si Maisan and then mag-usap kayo sa barangay kung paano mo maisesettle yung mga naipagbili mo na baboy. At, oo, so magkasunduan kayo kung paano mo siya mababayaran. Okay ba 'yon sa iyo, Maisan? Okay po, basta tapos bayaran niya po. Oo, isoli na lang yung iPhone 5S tsaka yung maleta tsaka yung bilyaran, ano? Sige, ma'am. Sige. Sige po. Maraming salamat, Sandro, ha. Maraming salamat at mabuhay ka ngayong 2019. Sige po, salamat po, ma'am. Na-turn over na niya yung maleta. Yung mga gamit mo nandun na daw sa tatay mo. Titingnan ko po baka po kasi nakapadlock yun. Huwag ka mag-alala. I-check naman namin kung totoo yun, ha? Hindi ka naman namin pababayaan. So, pagdating mo doon, magtatawag na kami doon, i-coordinate kasi, na namin. Okay. Makinig ka muna, ma'am, ha? I-coordinate na namin yan. Yung pagkuha nung... yung pagkaroon ng kasunduan sa barangay, magmula doon, kukontak na kami ng barangay, ha? Para... magkaroon kayo ng kasunduan sa pagbabayad, yung sa settlement, yung mga, kung hindi niya kaya ng cash, kayo bahala kung gusto niyo maghulugan. Gusto niya, basta babayaran niya po. Oo, mukhang willing naman siyang ibigay. Pero, yung mga bilyaran, pwede mo na daw kunin doon. And yung iPhone, tsaka maleta. Ha? Opo. Okay. I-coordinate na natin yan sa barangay. Tapos, doon kayo magkakaroon ng kasunduan. Opo. Okay? Opo, sige. Salamat. Maraming salamat. Sige, good luck. God bless. Okay. Sa mga nais pa rin pong magtanong sa DSWD, kay Asek Glenda Relova, ang tagapagsalita po ng DSWD, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. Open na po ang aming linya. And habang nag-aantay po tayo ng callers, ma'am, tayo po yung mag-news break muna. Okay.
Mga kapatid, ang bahagi pong ito atid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Curtain with Argan Oil. Gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone? Yung freebies na di lang isa kundi 20, mahigit pa. Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay mo? Lusob na sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyo. Paalala ko lamang po mga kapatid, ang guest co-host po natin ay si Mr. Bong Nerbia ng MMDA. Kung kayo po ay may problema sa ating mga MMDA enforcers o kahit anong MMDA issues, pwede po kayong pumunta dito dahil ang guest co-host po natin ay si Mr. Bong Nerbia ng MMDA. Okay? Sa mga nais pa rin pong magtanong sa DSWD kay ASEC Glenda Relova, pwede pa rin po kayong tumawag sa 633-0072. Open na po ang aming mga linya. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Sino man pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine. Liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Sino man pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand.
ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Livermarine. Livermarine, naglalaman ng 250 mg Silymarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Livermarine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Livermarine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Livermarine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa Silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Okay, we're back. Wanted sa Rajon, kakampi ng mga inapi. Ako pa rin po si Shari Roman with Asset Glenda Relova, ang spokesperson po ng DSWD. Sa mga nais pa rin pong tumawag or magtanong po, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. Speaking of caller, ma'am, nasa linya na po natin si Jeneline Rosete ng Antique. Hi, Miss Jess. Jeneline, good afternoon po. Hello, Jeneline. Good afternoon po. Yes, ma'am. Yeah, magandang hapon. Ano po ang pinaka-problema natin, ma'am? Ay, ma'am, itatanong ko lang po yung tungkol sa four-piece po, ma'am. Sige po. Okay. Anong tungkol sa four-piece? Sa four-piece po, ma'am, pag halimbawa pag hindi ka po nag-a-attend ng meeting po, kakaltas po ba yun sa ano po, sa grant po? Oo. Diba alam naman natin na ang four-piece ay may kasamang conditionality siya or condition. So, pag hindi ka uma-attend ng FDS, makakaltasan ka ng 500 pesos per month. Oo. Tapos, pag ano po, ma'am, pag sa school naman, pag hindi po kayo nagluluto ng ano, ng feeding, kaltas din po ba yun, ma'am, sa... Hindi siya kasali. Hindi siya kasali. So, ang mababawas lang sa'yo pag 4-piece ka, halimbawa, yung anak mo is below 85% ang attendance. So, mababawasan yun. Kung elementary, 300 pesos, di ba? At kung high school is 500. Kung hindi mo pinapapunta sa clinic yung anak mo, so 500 pesos yon. So, yun lang. Yun lang. Kung ano lang yung kondisyon na nakapaloob sa 4-piece at hindi mo siya ginawa, yun lang yung mababawas sa'yo. Yung attendance mo sa kung saan-saan man, katulad ng paglilinis, yung pagluluto ng supplementary feeding, hindi siya kasama. Ire-report mo sa amin yon, ha? Opo. Kasi po, ma'am, doon sa school, doon sa elementary po, pag hindi po nagluto yung membro ng 4-piece, kinakaltas po nila, ma'am, eh. Kinakaltasan po nila yung yung grant ng parents sa estudyante po. I-report mo sa amin, i-text mo sa amin kung saan yung lugar na yan para mapa-investiga ko sa mga ano natin, workers natin ng 4-piece. Kasi ang kaltas lamang ay dun sa hindi mo pagsunod sa conditionalities na nakapaloob sa 4-piece. So yung mga ibang gawain nyo, voluntaryo nyo yan, di ba, bilang miyembro ng 4-piece. Kasama lang ito sa parang pagbabalik natin ng kagandahang loob natin bilang tayo'y nakikinabang sa programa ng gobyerno. Pero hindi ito mandatory at hindi rin dapat binabawasan or kinakaltasan. Ano? Opo. Oo, Jeneline. I-text mo sa amin sa 0918 912-2813, ha, kung saan yung lugar na yan para mapapuntahan ko. Okay? Okay po. At saka ano po, ma'am, yung time kasi po noon, nung may bawas yung sa grant namin, nagreklamo po ako doon sa opisina ng 4-piece. Oo. Ngayon, tinanong ko po kung saan po mapupunta yung kinakaltas po nila na 500. Ngayon, yung sagot po sa akin, ma'am,
wala na po kayong pakialam doon kung saan pumunta yung kinakaltas sa inyo. Sabi niyang ganun. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Pero hindi ko po alam yung kalyedo niya. Oo. So kasi ganito yan ha, Jeneline. So halimbawa ikaw ay hindi ka umattend ng FDS. So hindi na siya makakasama sa budget na parang ibibigay sa'yo. Ngayon, okay, kung halimbawa ang nangyayari ay nakuha mo, ibinigay sa'yo ng buo. Halimbawa, nakuha mo, hindi ka umattend itong nakaraang buwan, tapos ibinigay pa rin sa'yo ng buo, pagkatapos may kumuha ng 500 pesos, mali yun, ha? I-re-report mo sa amin yun kasi dapat inire-report sa amin na hindi ka umattend para ibig sabihin, hindi namin ibababa yung kaukulang amount na yon. So it should be reflected na non-compliant ka. So yung ibababa namin na pera, kulang na lang, halimbawa, di ba, kung for example 2,000, 1,500 na lang. Talagang sakto 1,500 lang yung matatanggap mo based dun sa fact na hindi ka nag-attend. Hindi yung ibibigay sa'yo yung buong 200 pagkatapos sasabihin sa'yo ng isang tao, o hindi ka umattend, akin na yung 500. Ganun ba yung nangyayari? Ano po, pag nag-release po, doon na po nila kinakaltas, ma'am. Hindi pwede yon, bawal yon. Nako. Bawal yon. Oo, ha? So, dapat hindi na talaga na ibibigay, hindi na ibababa yung grant talaga pagka hindi ka umattend. So, medyo nakakatakot yung narinig ko na ganyan, na report na kumpleto yung attendance mo. Kasi para mabigay sa'yo yung buong amount, ibig sabihin, ang na-report, umattend ka. And then afterwards, kukuhanin sa'yo yung 500. So, medyo hindi... This is very alarming for me, no? And papa-imbestigahan namin itong gantong klase ng pangyayari. Okay po. Thank you so much, Jeneline, ha, sa pagre-report mo sa amin. Okay po, ma'am. Oh, Happy New Year sa'yo. Okay po, Happy New Year din po. Ako biglang na-alarma si Mama, si Asik Glenn. At least, ma'am, papa-imbestigahan po natin yun, ma'am. Kasi talagang it should be reported. Mm-hmm. Alam mo yun? Kaya nga medyo late yung pagbibigay ng grant kasi nga after 2 months kasi nafi-filter na yon kung sino yung hindi umattend. So commensurately yun yung dapat na ibinababa namin na amount. So pag ibinaba yung buo, ibig sabihin mali yung reporting. Okay. Sa mga nais pa rin pong itanong kay ASEC Glenda Relova ng DSWD, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. And nasa linya natin si Joe R. Garoche ng Navotas. Hello po! Hi, Joe R. Yes, sir. Ano pong pinaka-problema natin, sir? May itatanong lang po regarding po sa counseling for DSWD po. PWD? Opo. Sige, go ahead, Joar. Opo. Ma'am, kasi yung kapatid ko po is meron po silang dalawang anak. And then, yung father kasi ng anak niya is, kumbaga, nagbibigay lang po ng sustento kung kailan lang po niya gusto. Kasi mula from doon sa una nilang anak, parang hindi po kasi tawag dito, permanent na nagbibigay dahil hindi naman po sila kasi nagkasama. Tapos, in-advise ko po kasi yung kapatid ko na pumunta sa DSWD doon sa munisipyo po. And then, in-advise lang po siya na kausapin yung husband niya. Pero yung nangyari po is hindi nga po siya po pumupunta or hindi nga nagbibigay ng sustento. So, paano po kayo yung magiging action doon, ma'am? Kasi itong mga gantong klase ng sitwasyon, Joe R., ano talaga to eh, sustento or support. So, ito ay kinakailangan nating ma-file sa proper venue. Talagang maibibigay lang ng DSWD sa inyo ay ang advice na mag-seek kayo whether sa barangay masettle nyo to. Pero ang mas mainam talaga kung may trabaho itong asawa ng kapatid mo ay yung mag-file talaga siya ng support. So talagang court case ito. And palagay ko nandito naman si Ms. Shari para in case na magustuhan ng kapatid mo na mag-file ng
support para magkaroon kayo ng kaukulang tulong para sa abogado, Sherry? Yes po. Pwede natin siyang bigyan po ng referral po sa Public Attorney's Office para po sila ay mabigyan ng legal assistance or legal advice, ma'am. Kasi support ito eh. Support, ano na to, ang turf na ito is more on the legal matter na kinakailangan para mapuwersa natin yung maobliga yung tatay na magbigay ng sustento. Pero yun nga, minsan sa parlance din naman ng legal, kung ano lang din naman yung makakayanan din ng tatay eh. Depende pa din yan. Dinedetermine siya ng court. Hindi pa rin po natin basta-basta pwedeng obligahin yung isang tao. Lalo na hindi niya kaya. Nang suporta. Ang magde-decide pa rin po niyan, ma'am, is yung attorney po. Court talaga. Oo. Depende kung gaano ba yung kinikita mo. Yes, commensurately, ilan itong dapat suportahan. Mm-hmm. So, it will still be the court who will decide the proper amount kung magkano yung sustento. Kasi halimbawa, ang sweldo lang nung tatay ay 15,000. Tapos nagde-demand naman ng 20,000. Mm-hmm. So, hindi rin ganun, ano, Joar. Kaya kinakailangan talaga mag-seek tayo ng legal advice and then yung legal relief for this. At nandito si Sherry para magbigay ng assistance sa ating ano, sa kapatid mo. Joar, ganito, para hindi ka na din bumiyahe dito sa TV5 Media Center, pwede kang lumapit dyan sa Public Attorney's Office ng Navotas. Di ba taga Navotas ka? Apo. Pwede kang lumapit dyan. Pwede kang magpa-legal advice para alam natin yung step-by-step legal process na pwede natin gawin para dun sa child support. Oo, wala ka namang babayaran doon. Papa legal advice ka lang naman. Apo. Okay? Sige, salamat, Joar, ha? Thank you for calling, Joar. Happy New Year. Okay. Ma'am, ito si Karen Neil Moldes ng Pasig. Hello po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Yes, ma'am. Pinaka-problema po natin. Ma'am, sa sustento po ng anak kong panganay, ma'am. Hmm. Bali, ma'am, kasi yung father niya is minimum naman yung sinasahod. Okay. Then, ang ibinibigay niya lang monthly is 2,000. Mm-hmm. Yung bata po kasi is 12 years old na. Ay masyado po yatang maliit yun. Ilang, magkano? Sorry, magkano? 2,000 lang po monthly. 1,000 ang quincenas lang. 1,000? Yes po. Naikipagtawaran pa, ma'am. Ilan po ba ang anak niyo, ma'am? Isa lang po. Isang 12 years old po. Hindi po kami kasal. Pakabarat naman yan. Sobra. Palagay ko the same din ang problema naman sa, dinala na po sa barangay. Talagang nakikipagtawaran po kasi eh. Oo. Hindi ma'am, wag po kayong pumayag kung 1,000 lang. Kung ako mama. Apo, matagal hindi, naman. Hindi ganun po ako papayag 1,000. Parang good for 3 days nga lang yan. Lalo na po ilang taon na po yung bata. 12 years old po, grade 7 po. Oh, nag-aaral ho. Baon yes, pa po. Lang. Baon pa lang, pang bayad pa lang sa pamasahe, baka kulang na yung 1,000 ng 15 days, ano? Oo, so katulad din nung problema kanina ni Joar, kinakailangan pa rin tayong mag-seek ng legal remedy para dito. So kung hindi pa rin siya tumutupad dun sa barangay, sa kasunduan, may kasunduan sa barangay, and then itaas na natin ito sa korte. Ano, sa korte, para talagang mapursige siya na magbigay siya ng tamang sustento dun sa anak mo. At katulad nga ng sabi namin kanina, still, ang court pa rin yung magde-decide ng amount. Naka-base dun sa kinikita niya kung magkano yung dapat niyang ibigay sa inyo ng anak mo. Okay po. Ma'am, ganito, lapit ka. Gaya na sabi ko kay Anog, lapit ka sa Pasig, Public Attorney's Office ng Pasig, pahingi ka po ng legal advice doon, ma'am, para po alam niyo po yung step-by-step legal process para po maobliga po natin ng inyong, ang tatay po ng inyong anak. Na, nasa ano po, ma'am, siya eh? Quezon City po siya eh. Opo, pwede naman, ma'am. Pa-legal advice lang naman po kayo, ma'am. Sige po. Opo. Wala naman po kayong babayaran doon, ma'am. Paobligahin lang po natin magbayad. At magbigay po ng natamang sustento. Ganun po, ma'am. Kung ako sa inyo, ma'am, maghunyo nga tanggapin yung 1,000. Ma'am, ilang taon na, ma'am, na yun po. Katulad po nitong huling ano, nagpaasa lang po sa anak niya na magbibigay. Binibigay nga lang po nitong huling na 29, 600 lang po eh. Sige, ma'am. Kung gusto niyo, ma'am, kung gusto niyo po, punta po kayo dito. Ako po mismo mag-a-assist sa inyo, ma'am. Sa Pasig, ma'am? Sa TV5 po. Ah, sige, ma'am. Sige, ma'am. Ako sige. Po mismo mag-a-assist sa inyo, ma'am. Pwede po natin tawagan yung tatay po ng bata. Opo po. Ma'am, bukas po ng umaga. Ano po? Bukas po ng umaga, ma'am. Pwede po, ma'am.
Ah, sige po. Opo. Salamat po, ma'am. Sige po. Thank you po. And, meron palang may birthday daw. Opo. Ayan. Ito po. Happy 13, but 39 na talaga. Talagang sinabi pa yung age? Kuya Iran, 39 talaga si Erds. Hindi okay. Ba ito tinatago? Happy birthday na lang. Happy birthday sa pinakamahinhin na staff ng Wanted sa Radyo, pinakamayaman. Kay Ate Erds, Ildana, Eldama, and sa pinakapogi naming cameraman na si John Lizan. Wow! Oh, yes. Happy birthday sa inyo! Happy birthday. Ate Erds and kay Kuya John Lizan. And babatiin ko na din yung reporter ng dati naming station, si Ate Angel Ronquillo. Happy birthday, Ate Angel. Reporter po yan ang kabilang station. Pwede rin bang batiin yung asawa ko? Yes, ma'am. Sige po. Nanonood daw siya eh. So, si Attorney Antonio Relova. Ayan. Tsaka ayan, yung aking kasama sa bahay, si Aling Misha. Hello sa inyo. Okay. Ayan. Okay. Ma'am, magbabalik tayo. Meron pa tayong mga nakalinya na callers. Sa mga nais pa rin pong magtanong, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. And kung may complaint pa rin po kayo sa MMDA, pwede po kayong lumapit dito bukas sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Bukas na po kami ng 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Muli, ang guest po natin ay si Mr. Bongner Bia ng MMDA. Okay. Magandang investment po ang cellphone, lalo na ngayong digital age na. Isa ito sa mga nakakatulong sa pakikipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Pero kailangan po nito ng tamang pag-aalaga. Tulad na lamang po ng paggamit ng protective case and the screen protector. Huwag basain, lalo na kung hindi waterproof. Huwag i-drain ang battery. Iwasan din po ang paggamit ng lalo na po kung naka-charge. Naku, madalas po natin gawin yan. I-close ang hindi naman ginagamit na applications. Huwag gumamit ng third-party batteries, chargers and cables. Huguliin din po ang paglinis ng inyong phone sa Twina. Tandaan na huwag bumili ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. And nais ko lamang po batiin yung mga nakamonitor pa sa ating Facebook Live. Rodaline Estanio Ibarra, Jean Max Bulosan Jr., Mark Del Mundo, Faith Evangel, Robert Lagrimas Aviado, Chen Yose Jen, Jamar Sanorho, Kimberly May Manalo, Myla Bolotaulo Naraval, and Gillian Gill, Loida Manos, Mary Ann Abad Vergara, Ryan Caro Celoso, Rowena Hidinger, Brian Joseph Marasigan, Nash Stone, Eddie Unding, Jeffrey Castellon, and hello po kay Carolina Von Ganten, and George Dulay, Angel Eugenio, Ethel Sagisabal, Joey Lomerio, and Cathy Ong and Angel De Asis. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ng Wanted sa Radyo. Andito man po si Idol Rafi o wala, nakaantabay po kayo. Kayo po ang sulit na supporters po ni Idol Rafi Tulfo. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka
habang kumain ng oily foods at uminom ng alak. Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Silimaan parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Sinamaan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Sinamaan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Okay, we're back sa Wanted sa Radyong Kakampi ng mga Inaapi. Hello po kay Miss Pia Cervantes, Lita Cablay, Milky Ramirez, and Gantalaw Vanessa Martinez. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta kay Idol Rafi and Elisa Inocencio, Rene Braga Bainco, and Neni Recreo. Happy New Year po. And kay Jay Yen. Behave lang dapat kayo dyan sa Facebook Live dahil nakikita ni Idol Rafi yan. Vanji Olivar, yes. Enamoto ng Tokyo, Japan. Melvin Sanchez de la Cruz, JR de la Cruz, and Joe Belieza, Kyle Cassandra, and hello, hello, hello kay Miss Becky Fuyoka. Maraming maraming salamat po. And Juvie Flores Abensha. Ayan. Kanina pa po sila naka-monitor sa Facebook Live. Miles Zenitram, maraming salamat po sa pagsuporta, ma'am. Yan po yung mga viewers po na yan na mawala man po si Idol Rafi o nandito, mga solid po na
nanonood at nakikinig ng Wanted sa radyo. Maraming salamat po. Ipapaalam ko po yan kay Idol Raffy. Lahat po kayo. Baka naka-monitor naman, yes, si Idol. Yes, naka-monitor so, naman po. Sila, mm-hmm. Diba? Yung mga behave, dapat mga behave kayo dyan. Yung mga trolls, bahala kayo sa buhay nyo. Okay. Asek, meron tayong caller ngayon, si Dominador Juanita ng Quezon City. Hello po, Mr. Dominador. Hello po. Hello po, ma. Pagkano? Magandang hapon po, Mang Dominador. Hello po, ma'am. Hello, tatay. Magandang hapon. Ano po ang problema natin, tatay? Eh, i-refer yung aking anak na sa Nara, Palawan. Okay po. Kasi po, wala naman daw po doon. Doon kasi po, ma'am, pinipili lang daw kasi po nung panahon pa ng, ni ano po, nung 2007 pa po, yung aking anak, wala naman po, pinipili lang po kasi yung mga makilala sa SWD doon. Ano po yung problema natin doon? Ano po yung pinipili sa Nara, Palawan? Gusto ko sana pong i-ano sana ng ano man purpose yung aking anak. Ay, okay po. So, katulad po, Tatay Dominador, ng sinabi ko kanina, ang pagsali po natin sa 4Ps ay kinakailangan po, nandun po yung mga requirements na hinahanap natin. Katulad ng, ang inyo po bang anak ay kasali sa listahanan or napuntahan po noong naglistahanan? Pangalawa po, dapat po meron po siyang anak na mababa sa 18 taong gulang, mga nag-aaral, either nasa daycare po or nasa elementarya, high school or senior high school. Or meron pong buntis po siya ngayon or kapapanganak lamang. At ito po ay meron pong mga conditionalities. So siguro marapat na rin na sabihin ko na sa darating pong ngayong 2019, magkakaroon po kami ng third wave of listahanan. So kung po merong mga ngatok sa inyong mga bahay para po sila ay mag-survey, ay atin pong patuloyin. Tayo po yung magpa-interview kasi po, ito po yung listahanan. Kinakailangan kasali kayo dito bago po kayo makatanggap ng kalimitan sa lahat ng mga benepisyong ibinibigay ng ating pamahalaan. Kasi ang listahanan siya ang database ng poorest of the poor. So lahat po, katulad po ng free education, di ba? Laking tulong yan, ma'am. So, tinitingnan pa rin kung yung pamilya mo nakalista ka sa listahanan for you to avail the free education. So, yun po, tatay, ha? At ngayon po, pwede po siyang magpapunta sa DSWD. At tingnan po natin kung dito sa darating na mga araw ay magkaroon po kami ng re-registration. At kung siya po ay pasok dun sa mga requirements ng 4Ps, maaari pong makasali po siya sa panibago pong sets ng ating mga beneficiaryo. Okay? Okay na po, well, tatay. Service or pa po siya, ma'am? Dosi ng taon siya? Opo. Punta po siya sa, dun po sa field office po ng Palawan. Meron tayo ditong SWAD office Sa Nara po, ma'am. Sa Nara. Nara. Palawan, sir. Nara, Palawan. Opo. Nara, Palawan. Ganto na lang po, Tatay Dominador. I-text nyo po sa 0918-912-2813 ang detalye po nito. And then, para po makuha namin yung detalye ng inyong anak at ng maibigay po ng ating opisina dyan po sa... Ang alam ko po kasi ang SWAD office namin nasa Puerto Princesa, Palawan. Para po maibigay sa kanya kung ano po yung mga requirements para po siya makasali sa susunod na registration po ng 4Ps. Ano po? Okay, tatay. Thank you. Ano po kung number? 0918-912-2813 po. 0918 po, ma'am? Opo, 0918-912-2813 po. Okay po, tatay. Para marami po mapakonta ko po yung mga taga Puerto Princesa po. Para po masabihan ng inyong anak kung siya po ay nandun sa kategorya na may anak, na pumapasok, mahirap at nasa listahanan, pwede po siyang mapasali sa 4P sa susunod po na re-registration po natin. Thank you, Tatay Dominador. Maraming salamat po. Okay, nasa linya naman natin si Marlene Reyes. Hello po, Mama Reyes. Good afternoon. Hello po, good afternoon po. Yes, ma'am. Pinaka-problema po natin, ma'am. Ma'am, regarding po dun sa solo parent. Oh, okay, ma'am. Yes po. Ano po ang... Actually, solo parent lang po kasi ako. Opo. So,
Ang tanong ko lang po, kasi sabi daw, if daw yung anak is 15 above, hindi na daw po pwede? 18, ma'am. 18 po. 18 above po. So, pwede pa po yung 16, ganun? Opo. Basahin ko po sa inyo ang, Ma'am Marlene, basahin ko po sa inyo ang kwalifikasyon para po magkaroon, magpasama tayo sa solo parent. Kinakailangan po, biyudo or biyuda, hiwalay sa asawa, napawalang visa o annulled ang kasal, inabandona ng asawa o kinakasama, sino mang individual na tumatayo bilang magulang ng bata or ng mga bata, sino mang miyembro ng pamilya na tumatayo bilang head of the family, bunga ng pag-aabandona, pagkawala o matagal na pagkawalay ng mga magulang or parent, biktima ng panggagahasa, asawa ng nakakulong o hinatulang mabilanggo, hindi sapat ang mental na kapasidad. So ito po yung mga kwalifikasyon para po mabigyan tayo or makasama tayo sa solo parent po. Opo. Pasok yan, ma'am. Yeah. Kaso nga po, hindi, actually po kasi sa Makati po ako, so nag-apply nga po ako ng solo parent. Sabi nila, hindi na daw po ano, hindi na daw po ano yung anak ko. Ayun, sabihin nyo po, ano, sabi po ni Asek, binasa po yung mga kwalifikasyon para po makasama sa solo parent, ay kayo po ay pasok dahil kayo po yung nagtataguyod ng pamilya nyo ng solo. So, yun po, ma'am, pasok po kayo para magkaroon po ng solo parent ID po. So, hanggang ano, ma'am, yun, hanggang 18? Opo, hanggang 18 opo, po. Opo. Okay. Halimbawa po, naman po, ang anak po natin ay higit na ng 18 years old. Oh, yes, ma'am. Pero wala pong kapasidad like yung meron pong mental illnesses or ano na hindi kayang mabuhay. Pwede pa rin po kayong makasali po. Okay? Thank you, okay. Miss Marilyn. Thank you po, maraming salamat okay po. Salamat po at masaganang bagong taon. Malaking tulong ang solo parent ID, ma'am. Eh. Oo, lalo na, kasi pitong araw na dagdag na bakasyon. Mm-mm. Tapos, komprehensibong tulong like yung sustainable livelihood. Nagbibigay ng livelihood. Yung nanay ko po ay member po ng solo parent, ma'am. Eh. Maraming salamat sa inyo. Tapos, referral to different agencies like TESDA, yung mga ganun. So, priority sila. Pag nagka-problema kami, ma'am, sa inyo kami lalapit. Okay. Nasa linya natin si Jezabel Agsalo ng Las Piñas. Hi, Miss Jezabel. Hello po. Yes, ma'am. Pinaka-problema, ma'am. Meron na lang po tayong 2 minuto, ma'am. Opo, ma'am. Ma'am, kasi yung ano po, pumunta ko ng 2018 sa DWD dito sa Las Piñas. Nag-apply ako ng 4-piece. Kasi po, ma'am, caretaker ako. Pumunta po, sabi po sa akin, saan daw ako nakatira? Sabi nga sa subdivision po, ma'am, kasi caretaker po ako. Kaya po ako nag-caretaker kasi hindi po namin afford mangupahan kahit sa squatter. Opo, kasi yung kita po ng asawa ko, doon ginagastos ko sa pag-aaral ng mga bata. Opo. Opo, kaya yung pumunta pa ako doon, sabi sa akin, hindi daw pwede kasi sa subdivision daw ako nakatera, parang hindi nila ano yun. Opo. Sabi ko, kaya nga po ako nag-caretaker kasi hindi ko po afford kahit sa squatter ako mangupahan Opo, opo. Opo, yun po. Sige po, katulad po ng sinabi ko kanina, ngayon pong taon na ito ay may bababa po uli na mga taga, yung pong mga enumerators na tinatawag namin for the third round of listahanan. So magpa-interview po tayo at sabihin po natin na hindi atin yung bahay na yan. Opo, ma'am. Kasi baka akala nga po nung nag-enumerate sa inyo ay inyo yung bahay na yan. Opo, sinabi ko naman po mo, ma'am, sabi po, kasi caretaker po ako, kaya po ako nag-caretaker para makatira ka naman ng mga anak mo nung maayos na surrounding kasi kaya hindi naman namin afford mangupahan kahit squatter kasi gusto ko makapag-aral sila lahat yung pakita ng asawa ko. So, paano kaya yun, ma'am? Oo, kinakailangan talaga makapagpakita kayo ng pruweba or sabihin nyo kung saan yung talagang bahay nyo and then pupuntahan po yun ng enumerator natin. Ah, sige po. Opo. So, ituturo nyo po yung bahay nyo at doon po kayo i-assess kasi. So, hindi po kayo po pwedeng i-assess doon po sa bahay na pinagtatrabahuhan nyo kasi hindi po yan inyo. Opo. So, para po kayo mapabilang, kinakailangan ma-determine talaga na kayo ay nakabilong doon po sa tinatawag nating disadvantaged sector or yun nga yung below the poverty threshold. Opo. So, and until such time po na ma-prove po natin yun na kayo ay karapat-dapat na mapasali sa 4-piece. Opo. Saka po tayo mapapasali at kinakailangan nga po, meron po tayong anak na below 18. Ma'am. Ilan po ang anak? Lima po. Ma'am,
tatlo lang po ang po pwedeng makasali sa four piece ha. Kung, opo, kung sakali man po. Sige po. Opo. So maximum of three lang po tayo. Opo, para ma'am. Po makapagbigay tayo ng oportunidad sa iba pa nating kababayan. Opo, ma'am. Thank you so po. Abangan po nila mga sometime in July, bababa po ang ating mga enumerators. Kailan po yun, ma'am? Mga July po, 2019. Hindi pupunta po ako sa DSWD sa yes, July. Ma'am, bababa po ang ating mga enumerators. Pupuntahan po kayo. Sana may tao dun sa bahay nyo pag bumaba po yung ating mga enumerators. Sige po. Ha? Pero sasabihin ko po yung address, dadalhin ko po dun sa DSWD yung ano, yung... Pwede na rin po ngayong dalhin nyo po para masigurado na kayo ay mababaan po sa inyong bahay. Sige ha? Po, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po. Okay, maraming salamat, maraming salamat Jezebel. Po, Miss Jezebel. Ma'am, kinulang na tayo sa oras. Oo nga. Oo. Pero pahabol ko lang, maraming maraming salamat pa rin po sa... Kasi ngayon lang po ako nag-monitor ng Facebook Live. Ang dami pa lang nagpapag-greet. Okay. And pinapasalamatan po ni Idol Raffy lahat po ng mga OFWs. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ma'am, meron po kami nga konting gift lang kasi na si Angie. Ay, Diyos ko, may pag-gift ba? May konting gift lang po si Idol Raffy, pero yung t-shirt, ma'am, isusunod ko po sa inyong office since magkikita oo naman po tayo sa inyong office. Maraming maraming salamat maraming po sa pag-gift salamat sa amin, ma'am. Din sa hindi ko din kaya talaga, ma'am, mag-isa dito. Ganun ba? Naku, ang dami naman. Sunod lang ako sa utos ni Idol Raffy. Ma'am, ito po, Certificate of Appreciation as a Glenda Relova, spokesperson po ng DSWD. For her invaluable support to the cause of Wanted Saraj in the name of the in the name of public service given the second day of January 2019 at TV5 Media Center. Okay, ma'am, thank you. Okay, thank you. Sure. Thank you po, Channel 5, TV5, para sa pag-imbita sa akin. At maraming salamat at at least nakapagbigay kami ng yes, mga ilang detalye tungkol sa mga programa ng DSWD. Yes, okay. Oo. So, sana malimit para mas madami tayong kababayan yung maka-access, no? Ito pa, ma'am. Meron pa, ma'am. Ay, meron pa. May pahabol lamang po. Ayan. Mukhang ano ata, 1 year ata kung hindi mga grocery po. Maraming salamat po. Thank you, ma'asek. Maraming maraming oo, salamat maraming po. Salamat din. Okay. Bukas po, mga kapatid, ang guest po natin ay si Mr. Bongner Bia ng MMDA. Open pa rin po kami. Pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Magandang magandang hapon po and thank you very much po. Thank you and Happy New Year po sa ating lahat.